9:25 AM na nang ginising ako ni Daddy. Bigla ang gising nga yung ginawa ni Daddy dahil pagtingin niya sa cellphone, late na kami. Kahit late na nga kami, nakapagayos pa ako. Palit na nga lang ako ng damit yan at wala nang ligo-ligo. Dahil kapag naligo pa ako, aabutin kami ng tanghalian. Buti na lang talaga, may camera. Kung hindi, nakatakan na kay Daddy. Dahil nagayos pa nga ako, sobrang late na kami. Na sobrang pagmamadali nga, hindi na ako nakapag-toothbrush. Narealize ko lang na nasa labas na kami. Manipilyo na, makakalingwan ko po. Sabi ko sa sarili ko, huwag na lang akong magsasalita. Dahil kapag nagsalita pa ako, baka mahimata yung kausap ko. Fast forward ko na po pala mga mamis at nandito na kami sa center. Pagdating ko nga ay napagalitan pa ako. Dahil sobrang late na nga. Ako na lang pala yung hinihintay. Mabuti na lang talaga, pwede pa. Pwede pang humabol. Sabi ko nga kay Daddy, ganitong oras na lang yata kami lagi dumating. Para hindi na kami maghintay. Char! Pagkatapos nga na inject ni Bunsoy, pumunta na kami dito sa palengke. Bumibili nga ako ng pang Samjoy, wala pala akong dalang pera. Ito nga yung magama ko, bumibili pala ng laruan. Kaya pala hindi agad ako nilapitan. At ako na nga yung lumapit at binayad na yung kinuha ko. Pagkatapos nga bumili ng pang Samjoy, pinabili ko ng manok si Daddy. Hindi nga niya alam kung ano yung gagawin niya. Dahil pabalik-balik nga siya sa palengke. Kaya naman sabi ko, bumili na rin siya ng mayonnaise. At bumili na rin pala siya ng saging. At ito na nga yung nakauwi na kami. Tingnan niyo naman si Tyler, excited siya sa laruan niya. Meron na naman siyang sisirain. Nepo mong kasayo, oh. At niya ka ng bayong pialongon. After 2 days niya, wala nang gulong yung laruan niya. Tapos magpapabili na naman kay Daddy niya. At eto nga si Bunso, nilagay ko muna dito sa crib niya. Dahil nandito nga si Daddy, siya na muna nagbantay kay Bunso. Sinumulan ko na nga yung niluluto ko dahil oras na. Pinirito ko nga lang po pala yung mga manok mga mami. Nilagyan ko lang po pala na magic sarap at paminta. Dahil nagtitipid nga kami, ganun na lang yung ginawa ko. Pero masarap naman. At kapag na golden brown na nga, ahangon ko na. Pero si Daddy gusto niya medyo fried. Pero sa akin pwede na yung ganyan, kulay brown. Pero napakasarap. At ganito nga yung gusto ni Daddy, medyo fried. Pagkatapos ko nga napirito yung mga laman-laman, ay sinunod ko naman itong butol. Ito nga pala yung gusto ni Daddy. Alayap mong patawad, pati butol, petulan na, char. Pagkatapos ko nga pinirito yung mga manok, ay sinunod ko naman itong lugaw ni Tyler. Nag-isa nga lang ako ng bawang at sibuyas. At nilagyan ko lang ng nor cubes. Lutong kanin na po pala yung nilagay ko dyan. At nilagyan ko rin ng napakaraming tubig. Dahil last time nga na nagluto ako, parang kalamay. Hindi ko mawari kung lugaw yung niluto ko o kalamay. Kaya naman ngayon, napakarami nilagay ko ng tubig. Tingnan ko na lang kung ano yung magiging resulta. Kung lugaw ba o ewan, char. Habang pinapakulo ko nga yung lugaw, kumain na muna ako ng brownie. At pinadede ko rin si Bunso. At eto na nga yung lugaw na niluto ko. At eto din yung gusto ko. At eto na nga yung kusina namin, parang binagyo. Sa sobrang kalat. Ganyan po talaga ako gumamit ng kusina, lalo na kapag nagluluto ako.